so today I am going to share to you my experience nung nasa Pilipinas ako. At syempre, nung nag-decide akong pumunta dito sa Thailand, nung nasa airport ako, nung nandito na ako sa Thailand, and of course, nung nag-work na ako. Okay, so because there were a lot of friends and people na nagtatanong sa akin kung ano yung mga dapat gawin. So here's the first step. Okay, now, syempre kailangan po ninyo ng passport. Okay, you have to prepare your passport. Pag, syempre kahit saang bansa, of course, so you need your passport. And nung experience ko, nung nasa Pilipinas ako, because it's my first time na mag-abroad, so I do the research po. Sa research sa YouTube, sa Google, kung ano yung mga dapat gawin. I am so very afraid sa immigration, okay? Kasi alam ko ang dami pong na-offload, ang dami pong na-cancel or na-denied yung kanilang flight, okay, sa immigration. So I do the research po. So, lahat ng preparation ginawa ko because at that time, nag-resign ako sa work ko sa government. Okay? So, nag-decide ako pumunta dito sa Thailand para mag-work talaga. Pero of course, wag na wag niyo pong sasabihin yan sa immigration kapag i-interviewin kayo. So, kailangan kapag tourist talaga. Okay? So, yun. Kailangan, of course, kailangan nyo mag-book ng ticket. So, yung ticket ko is going to Thailand at syempre, may return ticket din ako. Okay, going back to the Philippines. So, yung tour ko is only 5 days. Of course, hindi naman totoo na babalik ako ng Pilipinas kasi yung plan ko is to work here in Thailand. So, show off lang yun sa immigration officer once na naghanap sila ng return ticket. Okay, so you can also use dummy ticket. Or you can say, kung ayaw nyo naman bumili ng return ticket kasi mahal, you can also say to the immigration officer na hindi pa ako makapag-decide kung anong day ako babalik. But for me, bumili ako ng return ticket kasi, of course, para na rin sa assurance na ma-approve yung aking pagpunta dito sa Thailand. Okay, so yun ang ginawa ko first is bumili ako ng ticket. Of course, you have to prepare also for your pocket money. So, nung pumunta ako sa Thailand, I got 30,000 pesos. Okay, so yung 30,000 pesos mo pagdating mo dito sa Thailand, magiging parang 19 or 18,000 baht na lang siya. Okay, so pagdating mo dito, kailangan, of course, gagala ka, but after that, kailangan mo na din maghanap ng work. If gusto mo talagang maghanap ng work. So, yun. First is you have your ticket. You have your return ticket as well. At syempre, naghanda din ako ng aking kunwaring leave form. Okay? Kasi 5 days yung nasa. Yung 5 days, kailangan ko na bumalik ng Pilipinas. Na naghanda ako ng leave form ko. Kunwari, na magbabakasyon na ako sa Thailand. Okay? So, yun. Leave form ko. Yung aking certificate of employment to actually prove na meron na nag-work talaga ako sa Pilipinas. And wala akong plan na mag-work sa Thailand. Ang plan ko lang is to be a tourist. So, dapat ganun yun. Prepared ka when you go to the immigration at for the interview. Huwag kabahan at syempre yung looks mo. Parang ano talaga, tourist talaga, ganun. Hindi yung parang haggard ka na talagang kailangan mo ng pera at go ka doon sa abroad at mag-work. So yon, return ticket, and then leave form, and then certificate of employment to prove na nag-work ka talaga sa Pilipinas at wala kang planong mag-work sa ibang bansa, okay? And then, ano pa ba? Yun, nag-prepare din ako ng aking itinerary, okay, sa Thailand, kasi mag-tour ako kunwari. So, I prepare from the first day, like, pinrint ko talaga yung itinerary ko, ha, and then, syempre, pag maghanap yung, isa din siya sa proof na talagang mag-tour ka, kasi may itinerary ka.
So, papakita mo din yun sa immigration kapag nagtanong lang sila. Okay? So, yun. Prepared ako doon. Na-print ko yung 5 days vacation and plan ko sa Thailand. So, nag-research ako ng mga places na pupuntahan ko. Like temples, beach. Okay? So, yun kasi yung parang ano dito sa Thailand. Kaya yung tourist spot sa Thailand. So, and then... So yun, yung it's my first time kasi napumunta ng Thailand, napupunta ng abroad. So kinakabahan ako for the interview sa immigration. But the good thing is, pumunta kasi kami dito, group tour. I'm with my friends, okay? Pumunta kami dito group tour, I'm with my friends. So meron din sila the same with me. Okay, meron silang certificate of employment. Yung ID ng company nila, may leave form din sila. So, pare-pareho kami ng mga ano. Pero, meron din silang itinerary like me. So, group tour kami. We are 4 na pumunta dito sa Thailand. Na nasa Manila kami. 1 week kami doon. After that, flight na namin sa Thailand. So, yung dala kong baggage is isang maleta. Isang maleta good for 1 week daw. Okay, pero sa maleta na yun, nandun na lahat ng documents ko. Pero minsan, nakikita ko sa ibang airport, tinitingnan din nila kung ano yung laman ng maleta mo. But in my case, hindi naman nila tinignan kung ano yung maleta ko, anong laman ng maleta ko. For sure, kung tinignan nila dun, magtataka sila kasi lahat ng certificate ko, dinala ko, TOR ko, original diploma ko, naka-red ribbon pa, at syempre yung mga certificate ko from my previous company at sa lahat ng mga awards and seminars na natanggap ko sa Philippines. So, dala ko yun lahat. So, kung chinect nila yun, siguro magtataka sila. Ba't po dala to, diba? Magtutour ka lang naman sa Thailand. Pero luckily, hindi nila tinanong yon. And of course, you know what? Ang tinanong lang ng immigration officer sa akin is, ano ang course ko? Only one question. Maybe because dahil nag-group tour din kami. Okay, it will help na parang, okay, magtutour talaga to sila. Kasi marami sila eh. 4 kami. Okay. So yung first na in-interview na friend ko, yun talaga yung parang in-interview ng immigration officer about us. To make sure na talagang friends kami. Okay? So, nagtanong siya siguro, tinanong niya yung course ko din siguro dun sa friend ko. So, yun talaga yung maraming questions. Pagdating sa amin, 1 question na lang or 2 question na lang from immigration officer. So, yes, gumora na kami sa Thailand and there you go. So, that is my experience going here in Thailand, okay? And I'm very happy, okay, to share to you all of my experience. If you have question, pag may gusto po kayong itanong about me or about my experiences, just comment, okay? And don't forget, please, to subscribe, hit the notification bell, and please like my YouTube channel. Thank you so much for watching. Have a good day!
Parang si Duda. Saan si Duda? Ano pala si Duda? Hindi mo lang na ito. Doon sa loob. Ayun ata. There's also there. Yeah. Ah, doon na lang. Mas maganda. Kaya mag-parking yun sa malapit. Sure. Or iba din doon. Longer.